Hello mga idol, have a nice day. Kumusta kayo? Welcome to my vlog. Mga idol, ang gagawin ko ngayon ay magluluto ako ng talbos ng kamuting kahoy. Siguro naman, alam nyo naman yung talbos ng kamuting kahoy, mga idol. Yung laman nito, kinakain din. So, ipapakita ko sa inyo mga idol yung dahon niya. Ito siya, oh. Ayan. Ito yung kamuting kahoy. So, ayan siya. Ayan. Masarap to, idol, eh. So, Bicolano kasi ako, kaya na-miss ko tong lutuin at iulam, mga idol. Sinasahugan to ng isda, yung tinapa, then bagoong, alamang, then lagyan ng ano, ng sili, mga idol. Wow, ang sarap. Yung pagluto namin kasi nito sa Bicol, yung ano siya, dry siya, yung pinapatuyo hanggang sa nagmamantika siya, ginagataan siya, mga idol, hanggang sa matuyo at magmantika. Yun, ang sarap iulam, mga idol. So, ang gagawin nito, mga idol, pipitasin siya. Sa mga hindi nakakaalam, pinipitas yung part na malambot pa sa dulo niya, katulad nito. Pitasin yung sa dulo niya. Ayan, pinitasan ko na to. Ayan siya. So, ang gagawin nito, ganito siya, mga idol. Oh. Ang napitas na, ganyanin siya. Ito siya. Ayan. Tapos din yan. Pero hugasan niyo, mga idol, ha. Hugasan niyo. Kasi siyempre, kailangan malinis yung gagawin natin na gulay. Ayan, lalo na sa panahon ngayon na may virus tayo. So, ito siya, mga idol. Then, gagayatin nyo siya ng maliliit. Ginayat na ako, mga idol. Ayan siya. Ginayat ko na yan. Ayan. Gagayatin yung maliliit. Ayan siya. So, ito. Ito na lang yung natitirang gagayatin ko pa. So, ayan siya. Tatanggalin nyo lang, mga idol, yung pinaka ano niya. Pinaka dulo niya. Matanggal na. Tanggalin niyo na tabi. Huwag isasama. Ang siya, mga idol, ganyan. Gayatin yung maliliit. Yan. Ganyan lang, mga idol. Then, ano. Yun nga, ang masarap dito isahog, tinapa, bagoong, alamang, then lagyan ng sili. Then yung masarap na ano, idol, para sumarap siya, yung gata niya,
medyo ano, medyo kagat siya, medyo cream, medyo creamy pa yung gata niya para masarap siya. May mantika ng konti. Then it's up to you kung iuulam niyo na, kung lalagyan niyo ng sili, kung mahilig kayo sa sili, lagyan niyo. Kung hindi naman, okay lang. Masarap talaga to, idol. Mga idol. Siguro yung karamihan nito walang alam sa ganitong gulay na talbos ng kamuting kahoy. Tsaka ano pa siya, idol, marami pa siyang benefits sa katawan, gamot pa siya. Kaya para sa akin, the best talaga tong gulay na to. Shout out sa mga Bicolano diyan. Alam kong alam natin tong lahat. Mga taga Bicol diyan, alam natin na kung paano lutuin to. So, i-share lang natin to sa iba. So, yung mga hindi nakakaalam na inuulam pala to, masarap pala siya. So dito kasi mga idol sa ano, sa siyudad, ano, kapag nagluto ka nito or bumili ka nito, ang kapag nagtanong ka paano yung proseso ng pagluto, sabihin sa iyo na ano, na ano siya, papakuluan sa tubig or pipigaan siya. No, that is wrong, mga idol. Kasi pag ano, pag pinakuluan mo at pipigaan mo siya, mawawala na yung ano niya, yung lasa niya, yung vitamins niya, mawawala na. So nasa pagluluto, mga idol, nasa pagluluto yung ano nito. Sabi kasi nakakalason daw. Pero tested na to, mga idol. Ako na mismo nagsasabi sa inyo na hindi na kailangan tong pakuluan muna or pigaan bago siya lalagyan ng gata. So ang tamang ano nito, mga idol, ano siya, pagka ganito siya, diba, ginayat na siya. Ang gagawin, yung gata niya, papakuloyin, as in kulong-kulo. Nandiyan na lahat ng mga ricado, panghalo, kasama na sa pagkulo ng ano, may ano na, may bagoong, tinapa. Mas masarap dito, mga idol, tinapang Bicol, ayan o. Ayan, mga idol. Tinapang Bicol. Dito kasi sa syudad, mahirap. Mayroon din mga katulad nito. Bihira ka lang din makabili ng ganitong ano, tinapa, yung gawa ng Bicol. So ito talagang the best na ihalo dito sa ano, talbos ng kamuting kahoy na to. Then ano, lagyan niyo siya ng bagoong. Then sili. So yun lang ay, mga idol, pag kulong-kulo na yung ano, kulong-kulo na yung gata, kailangan hindi siya namumuo yung gata, ha. Huwag hahayaan siyang mamuumo. Kailangan babantayan nyo kulong-kulo yung gata, na nandun na lahat na ano, na ricado, lahat na nandun na. Then sa kanyo na ilalagay ito. Lutuin nyo hanggang maubos yung ano, hanggang matuyo siya. Matuyo na yung gata hanggang sa nagmamantika na siya. Yun na, idol, yung pinakamasarap dun, yung nagmamantika na yung gulay. Ang sarap, napakasarap sa kanin, mga idol. I-try nyo para masabi nyo na masarap pala,
pwede pala yan ay ulam sa mga walang, sa mga hindi nakakaalam ha. Kasi katulad dito sa mga ano, sa syudad dito sa Maynila, marami rito ang walang alam na ginugulay pala ang katulad nito, kamuting ano, kamuting kahoy. At may mga gulay pa na hindi nila ano, hindi nila alam. Siguro kahit ako man eh probinsyano rin ako, pero hindi ko rin alam yung ibang mga gulay na naiulam pala. Katulad sa mga Ilocano, may mga ulam na hindi ko rin ano, may mga gulay na hindi ko rin alam kainin, hindi ko na try. Then alam niyo mga idol, kung hindi pa ako nakapag-abroad, hindi ko pa natikman tong ano, hindi ko pa naiulam tong mga katulad ng saluyot, katulad ng alugbati. Natikman ko yan dahil sa mga kasama ko mga idol sa abroad. Kaya mga kasama ko doon na Ilocano, nagluluto sila ng mga ganyan, yung mga didingding. So sabi ko, naiulam pala to. Kaya hanggang ngayon na natutunan ko na mga idol na yung mga ulam nila masarap pala yun, gamot pa. Kaya ayun, hanggang ngayon paminsan-minsan luluto ako ng mga ulam ng mga ano, ng mga Ilocano, kasi masarap siya eh. At sabi ko nga, gamot pa siya. So, wala naman masama kung susubukan natin, kung kaya natin kainin lang naman, bakit hindi, di ba? So, try lang natin, malay natin. Mahirap naman kasi mga idol sa panahon ngayon, di ba? Yung mga masasarap kasing pagkain, yun yung nakakamadali sa buhay natin. Tulad ng sa mga fast food, hindi naman sa sinisiraan yung fast food, basta kasi yung mga pagkain kasi nila ang sasarap. Kaya pero okay lang naman na ano, kakain tayo yung paminsan-minsan, hindi yung madalas tayo iaasa na lang natin diyan sa mga fast food yung ano. Kailangan magugulay din tayo yung gawa mismo natin, tulad nitong gagawin ko. Kasi sabi nga mga idol, lahat ng mga green na gulay, yun yung nakakapag paano sa buhay natin, nakakapagpatagal. Kasi pag tayo idol, mga idol, kapag tayo laging kakain ng mga halos karne, lagi halos palagi karne, alam na mga idol, papaiksiin lang na yung buhay natin. Kaya, ayun, yun lang yung may tip ko sa inyo. Kasi para ano tayo, para maging healthy, lalo na yung mga wala pang sakit, maaga, maano, maiwasan nila. Yung may mga sakit naman, so hindi na siya gano'ng ano, magiging malala, may iwasan na. Ito mga idol, iloloto ko na to. Ayan mga idol, ito na yung ano niya, ito na yung gata niya. Ayan. Ayan, gata niya, tapos ito mga idol yung ano, yung ingredient niya, ricado. Ito mga idol yung tinapa. Pag ilalagay niyo siya, himayin niyo siya. Huwag niyo isasama yung ano, yung ulo, para hindi siya ano, tanggalin niyo yung mga tinik. Then ayan mga idol, yung bawang, sibuyas, tapos mga idol,
nasa inyo kung lagyan nyo ng bagoong basta number one dito idol na pang timpla, pang pasara, pang palambot yung bagoong mga idol saka itong tinapa. So ayan, ilalagay na siya natin, ilalagay na halo na natin sa gata. Tinapa, bawang. Ayan, malinis kamay ko mga idol ha, kasi naghugas ako ng kamay, nagsabon. Ayan. Siyempre, lagi tayong nag-alcohol sa panahon ngayon. Ayan mga idol. Huwag natin yung kakalimutan. Lagi tayo mag-alcohol. Ayan, siya. Then, mamaya, pag ano na, sa kanyo na lang timplahan. Kapag, halimbawa, kumukulo na, pag kumukulo na yung gata, pwede nyo siyang timplahan. Or, nasa sa inyo kung bago siya maluto, pwede rin siya sa kanyo dun timplahan. Yung final nyo na timpla. So, ayan mga idol. Isasalang na siya natin para maluto na. Ayan mga idol. Sindihan na natin siya para kumulo na. Ayan mga idol, mag-start na tayo sa pagkutaw. Ayan. Kailangan siya mga idol, hindi siya mamumuo yung gata niya. Kasi pag namuo, pangit na siya idol, mga idol. Tsaka pala mga idol, ang the best nitong gawin, bago siya mawala ng paunti-unti siya nawawala ng sabaw. Pag alam niyo konti na lang yung sabaw niya, magtabi kayong mga idol ng yung creamy na yung unang piga ba ng gata ng niyog, unang piga. Kahit isang baso, maglagay kayo ng isang baso. Yun ang yung pangsalubong para lalong sumarap, creamy yung niya mga idol, yung gulay niya. Yan. Halimbawa ganito niluluto ko. Konti na lang yung sabaw. Konting-konti na lang. Pag konting-konti na lang, yung isang baso na naitabi ninyo na gata, na creamy siya, unang piga, ilagay nyo siya para lalong sumarap. Lalagyan nyo pala ito mga idol ng paminta rin. Nasa sa inyo kung lagyan nyo hindi, kasi kung lalagyan nyo rin siya ng sili, maanghang na rin siya. So nasa sa inyo yung mga idol kung lalagyan nyo. Eto mga idol yung gata na creamy, yung coconut milk na creamy siya. So pang salubong mamaya bago siya pag konting-konti na lang yung sabaw niya, ito yung isa salubong. Ayan. Mulo na siya mga idol. Mulo na siya. So, malapit na natin siyang ilagay. Na
nasa sa inyo rin pala mga idol kung lalagyan nyo ng ano, ng Bechin or ano, Nor Cubes or yung mga pang timpla ba. Basta ano, pwede naman tayo gumamit ng mga ganun, wag lang sobra. Diba sabi nga, may kasabihan, pag sobra daw mo, pag sobra na, masama. Pag sobrang gagamitin natin, ilalagay natin, masama na rin yun. So, gamit lang tayo yung tamang-tama pang palad. So, ayan, kulong na siya, idol. Kulong na mga idol. So, lalagay na natin siya. Ayan. Lalagay na natin mga idol. Hanggang ano na to? Hanggang matuyo. Mga idol, ilubog to sa ano, ilubog sa gata. A few moments later. Ayan na siya mga idol. Nilapit natin. Ayan. Ayan siya. Hanggang ano yan idol. Mga idol, hanggang matuyo siya ng dahan-dahan. Yung apoy niya, huwag masyadong malakas. Yung tamang apoy lang. Ganyan. Ayan mga idol, ayan, ilapit natin ang camera. Ayan, ayan siya, pakunti ng pakunti ang sabaw mga idol. Ayan, pag konting-konti na lang yung sabaw niya, saka natin ilalagay yung isang baso na coconut milk or yung gata niya na creamy para mas masarap pang salubong siya. Hanggang sa pag nilagay niyo yung ano, yung gata na yun, yung isang baso, papatuyuin pa rin hanggang sa maubos yung gata. So hanggang sa magmantika na siya, yun na yung final niya. Ang sarap na iulam idol, mga idol, sa kanin. Ang sarap pa magano. Abang kumakain ba? Abang kumakain tayo nakakamay. Wow, sarap. Yun. Kung ako papipiliin mga idol sa karne at gulay, dito na ako. Number one sa akin to mga idol. Kaya try nyo, baka magustuhan nyo sa mga hindi pa nakakaalam dyan. A few moments later. Ayan mga idol, konting-konti na lang yung gata niya, yung sabaw niya. So again, ilapit natin na mga idol yung camera para makita ninyo. Ayan siya. So ayan, konting-konti na lang. So ito yung ano mga idol, ito na yung gata na creamy.
isang baso. Yun lang pang salubong natin. So ilalagay na natin siya. Ayan. Creamy na yan, mga idol. Ano na yan, hanggang sa ano na siya. Hintay natin na siya hanggang sa matuyo na yung gata niya. Hanggang sa magmantika na siya. So pag medyo nagmamantika na, okay na yun, mga idol. Ready to ano na. Ready na pang ulam. Ayan, mga idol. Yan. Tuyo na siya. See? Yan. Nasa sabaw. Yan. Okay na yan. Ready na pang ulam. Yan, mga idol. Kakain na po. So, ayan na yung finished product, mga idol. Oh. Mausok-usok pa. Yan. Sarap. Siya din kanin. Oh, tapos sweet chili. Wow, sarap. Lalo pag nakakamay pa. So tikman natin, mga idol. Yummy. Ayan, mga idol. If you like this video, please like and subscribe. Thank you, mga idol. Thank you, Mabalos. Mabalos ang mga Bicolano. Bye.